a Jesus-filled morning to each and every one of us. So, now having my coffee, tapos may pandesal po ako. Tapos, ito, yan pong Lady's Choice Tuna Spread. So, magandang morning po. And right now, what I would like to give you is something na talaga po namang very natural. Very natural, I mean, yung pagkagising natin sa umaga, no? Isang napakagandang katotohanan dito na gumising tayo, na malakas tayo, buhay tayo. And yung katotohanan yon, kung talagang imamatch mo dun sa pagiging Kristiyano mo, talagang ang spirit mo ay automatically na magpupuri. Simple. Ano ba kasi yung alam nila sa pagpupuri? Mataas-taas ng kamay. Hindi po ganun. Ang pagpupuri po, maski sa isip, pwedeng gawin eh. Ang pagpupuri, maski sa labi, pwedeng gawin. Ako ganito po. Magising ko, thank you, Jesus. Yun, nagpuri na ako nun. Nagpupuri kapag ganun. Remember, nakalagay sa Bible, in everything, give thanks. Pasalamatan natin siya sa lahat. Right now, I'm having my coffee. There's a Lady's Choice tuna spread. Tapos, pandesal. So, I have all the reasons to thank Him. And while thanking Him, I am. Sometimes, sumakanta ako ng mga papuring awit din. Sometimes, may iniisip ko lang si Jesus. Ayun lang, iniisip ko lang si Jesus na yung kabutihan niya. Automatic, nagpupuri ka na nun. Okay? Umalis tayo sa religion. Okay? Let's go out. Itong gusto kong sabihin. Tayo po ay umalis sa religion, no? Huwag po tayong huwag nating hayaan na hawakan tayo ng religion. Sa religion, may nakausap ako dati na pastor. Kasi nga sila naniniwala sa institutional church. O ganito. Pag umaga daw, kailangan gising na sila ng maaga. Tapos doon daw sa kanilang sa salas daw nila, kailangan nakapaghilamos na sila kasi haharap daw sila sa Panginoon. Wow. Parang ginawa mo namang rules. May ginawa kang rules, may ginawa kang parang dogmatic something na ikaw lang ang gumawa, nag-imbento, no? At ito pa, kailangan daw nakapikit. Oh, okay, ako lang naman. Oh, that's nice. Ako lang naman. But sa loob-loob ko, ano yun? What is that? I mean, wow. Ang relationship natin sa Diyos, siya ay tatay natin. He is our Abba Father. Ang katumbas po ng Abba Father sa modern language natin ay Daddy. So, we can call Him Daddy God. Daddy, He is our Daddy. Okay? Jesus is our big brother. And Holy Spirit is our twin. Kakambal natin. Diba? So, saan ka pa? I-build natin yung relationship. Okay, i-build po natin yung relationship. Huwag yung pagkakawatak-watak natin sa harapan ng Diyos at ganun din sa harapan ng mga kapatid natin kay Christ. Kasi, nakakalungkot po ngayon. Nagkaroon na ng mga denominational. Halimbawa, ito Baptist, ito Methodist, ito ganito, ito ganyan. Pero lahat naman tayo tumanggap kay Christ. Eh kami, may ilan-ilan na rin dito na hindi nagsisimba. Yung ibig sabihin yung hindi kami member ng kahit na anong institutional church. O, kapatid tayo kay Christ. Amen? So sana, pag-usapan natin yung pagkakasundo-sundo, hindi yung pagkakabahabahagi. Kasi meron po tayong iisang Panginoon na nagligtas po sa atin. At naway bawat dila ng bawat isang iniligtas ay magpuri sa Panginoong Heso Kristo na nagligtas po sa atin. Okay? Hindi yung, iba ang kanilang ano. Ito pong nasabihin ko, pag ang doktrina po ay Jesus alone saves, Jesus is God, the Trinity, we are saved by grace alone, kapatid po natin yan kay Christ. Regardless ng ano pang pangalan ng denomination nila, institutional church ba sila, kapatid pa rin natin sila kay Kristo.
sa Roman Catholic Church, merong mga tumanggap kay Jesus dyan, na tinanggap nila si Jesus as Lord and Savior, kapatid natin sila kay Jesus. Huwag tayong maghiwa-hiwalay, no? Dapat mahal natin ang isa't isa. May rebulto sila sa bayo, kapatid natin sila kay Kristo. Kasi tumanggap sila kay Jesus talaga, kung sakaling tumanggap sila kay Jesus, kapatid natin yan. Huwag natin tingnan yung mga rebulto, huwag natin tingnan yung mga nakaka-distract na pwede tayong magkabahabahagi. Tignan po natin yung tayo ay iisa kay Kristo. Yun ang point ko. Kaya sabi ng iba sa akin, kakaiba daw yung pananaw na mga ganito. Ay, hindi. Biblical lang po. Sorry, biblical lang. Di ba? Mas marami kang madadala kay Christ kapag hindi mo sila hinuhusgahan. Okay? Maliban na lang pag mali ang ginagawa, you have to correct them. Pero yung mga ganyan naman na bagay na, ayaan mo na. Kaya ang nakakalungkot lang po dito, pero talaga nagagalit ako, nagingit-ngit ako doon sa mga pastor na nangihingi ng pera sa mga membro. Tapos mamamasyal, doon ako nagingit-ngit, nagagalit po ako sa ganun kasi mali po yun. Doon ako nababad trip. Nakakainis po talaga yung mga ganun. Sa ganun, ang sabi ko, Lord, at natutuwa naman po ako, pinapakinggan ni Lord ang dasal ko na pag nakakita po ako ng pinagpre-pray ko, yung iba po nagbabago, nagre-repent sa isip na o di na, ngayon, iba na. Talagang si Christ na ang focus. Ganun. Kasi kung talagang na kay Kristo ka, magngingit-ngit ka, magagalit ka sa masama. Tingnan mo nung ginawang, anong tawag dito? Palengke yung bahay ng ama niya. Di ba? God the Father, yung bahay ni God the Father, ginawang palengke ng mga tao. Pinagtataob ng Panginoong Jesus yung mga ano? Di ba? Yung mga money changers, yung mga tindang mga hayop na ino-offer sa temple, pinagtataob ng Panginoon yan. Lumayas kayo rin eh, kanya, dahil ito ay bahay ng akin tatay, ginawa ninyong den of thieves ko na, sabi niyang ganon. Oo. Let's take that as an example kung paano natin isasabuhay ang ating Christian living. Okay? Pero yung sa mga konting difference like ganito ganyan, kasi ganun ang doktrina nila, ay iyaan mo na yun. Sabi nung isa, nawawala ang salvation, pero sa atin, hindi naman nawawala ang salvation, pero tumanggap sila kay Christ, kapatid ko pa rin sila kay Kristo. Kapatid ko sila kay Kristo kasi tumanggap sila kay Jesus as Lord and Savior. Okay? Lalo na ngayon, end times, dapat lagi nating itataguyod yung tinatawag na, ang tawag dito? Yung tinatawag na pagkakaisa nating mga believers na mag-share na ng gospel dahil parating na ang Lord anytime. Sarap talaga ng Lady Sora. Naubos na kasi yung chicken yung spread, kaya tuna spread po ito. Masarap din. Pero mas prefer ko yung chicken eh. Ganun po yung ano. Diba? Let us love one another. Magpuri tayo. Napakasarap yung lahat ng believers si Lord. Gagamitin ng mga dila. Yan, nandiyan po sa picture. Just praise Him. Nike. Di ba, Nike? Parang Nike lang, ano? So, Papa. Mala. Makulit yung mga aso, bini. Ano, ibig sabihin niya, ano ba naman yung magkaisa tayo mga mananampalataya? Hindi yung nagkakawatak-watak tayo. Kasi may rebulto siya eh. Kasi institutional church siya eh. Ako, binabanatan ko yung institutional church, pero mahal ko po sila. Kasi kapatid ko po sila kay Jesus. Inaano ko lang yung system nila mali. Dahil mali po talaga yun. Pero, ayan. Accountability group, hindi po tama yan. Kasi accountable lang po tayo sa Diyos. Hindi tayo accountable sa kapwa-tao natin. Pero, tumanggap sila kay Jesus, kapatid po natin sila kay Jesus. Na? Ganun po yan. Nakakalungkot po nito, branded na sila ng mga denominational nila eh. Denomination nila. Denominational thinking na po sila eh. Ibig sabihin, kontrolado na sila ng denomination nila. Magsusot ang damit, dala yung pangalan ng denomination. How about pangalan ni Jesus? Yung point ko. And,
I'm not good at debating, no? Huwag niyo akong hamulin, tatakbo ko. Hindi ako marunong, no? Ayoko yan. Kaya iibayin ko yung usapan. Kaya aawit na lang ako. Meron makikipagdebate sa inyo? No way. No way, hindi ako marunong sa debate. Siguro may ano ko yung ano ko, pero ayaw ko nang didebate kasi hindi makadiyos na gawain yan. Jesus wants us to be happy, to be healthy, in every way. My, sabi niya, peace be with you. My peace I give to you. Not as the world gives, but my peace I give unto you. Simple na. Wow. Talaga po, Panginoon, na talagang wow, yung desire mo na maging happy kami, nag-i-enjoy kami sa bawat araw. And ito bang gusto ni Lord sabihin sa inyo, yakapin ninyo ang uniqueness ninyo. You are unique. You are created unique. You are very unique. Huwag may kukumpara ang sarili mo kahit kaninong tao. Okay? Okay. You are perfect in Christ. Yung value mo na kay Kristo. Ako po, sa YouTube, napanood ko po si Ami Austria. Sister Ami Austria. Shout out kay Sister Ami Austria. No? Napanood ko po ang kanyang vlog. May sinabi po siyang example doon tungkol sa value. Sa kwento po niya, nabasa rin po niya sa isang libro. Meron daw pong isang teacher. Tapos, meron siyang mga estudyante sa isang classroom. Nagtaas yung teacher ng 1,000 pesos. Tapos, sino ang may gusto nitong pira? Kanya, taasan daw lahat ng kamay yung mga ano. Siyempre, yung mga estudyante. Tapos, ah, kayo lahat gusto ha. Teka. Kanya, ang ginawa ngayon ng pasto, nung teacher. Ang ginawa ngayon ng teacher, nilukot-lukot niya yung pera. Yan, lukot na. Ngayon, ito, sa pagkakalukot-lukot nitong kwarta, ayan, sino pa rin ba may gusto nito? Taasan pa rin lahat. Ay, taasan pa rin. Ha? Teka, puputikan ko nga. Nilagay niya ng putik. Pinagtatapak-tapakan niya. Tapos, hinango niya sa putik. Itinaas niya yung pira. Sabi niya, ngayon, sino ba may gusto nito? May putik na, pinagtatapak-tapakan na. Taasan pa rin lahat. Nakuha po ninyo ang point. Shout out kay Sister Ami Austria. So, salamat. Nakuha po ninyo yung point ng kwento. Kahit na ano pang nangyayari sa buhay mo, sometimes mess up ka pa, kung tumanggap ka na sa Panginoong Jesus, valuable ka pa rin sa Kanya. Valuable ka pa rin. Mahalaga ka pa rin sa Kanya. Okay? Ganun ang tingin mo sa atin. Sumasablay tayo, pumapalpak tayo, pero maniwala kayo sa hindi. Mahalaga po kayo sa Kanya. Ganda ng kwentong yun, diba? Ang hindi lang maganda, maingay yung aso. Maingay po kasi yung kapitbahay namin, may ginagawa yata. Masensya na po, na ang mga aso kapag nakakarinig ng ganyan, nararatel. So yun po, ang value po natin, hindi nasusukat doon sa nag-mess up tayo, yung pumalpak tayo, no? Ang value natin na kay Kristo. Ang tingin sa atin ng Panginoon, yun pa rin. Valuable ka pa rin. Hindi nagbabago ang value natin. Ang ganda. So, huwag mo ikukumpara ang sarili mo kahit kanino, ha? Ako rin ganon. Ikaw din. Ikaw, lahat tayo. Huwag natin ikukumpara sa sarili. We are made unique. Hindi palpak ang pagkagawa ng Panginoon sa'yo. Ginawa ka ni Jesus na ganyan kasi alam ni Jesus, perfect ka dyan. Sa mata ni Jesus, perfect ka, mahal na mahal ka niya. Huwag mong papabayaan ng ibang tao na i-down ka, na i-intimidate ka,
you are the beloved of Jesus. Okay? Huwag mong pababaya na parang ina-underestimate ka. Kasi sa totoo lang po, tayo ay pinaka-valuable tayo ni Jesus. Mahal na mahal po niya tayo. Pag nakita mong parang ina-underestimate ka, ina-ano ka, ipag-pray mo lang. Huwag ka na lang magsalita. Pero sa mind mo, huwag mong papayagan na i-underestimate ka. Basta lagay mo, pag piling mo minamalit ka, i-declare mo, I declare I am the beloved of Jesus. Jesus loves me. The Bible tells me so. Yan. Yan ang tama. Pinakamaganda pong gawin po ninyo pag umaga. Ito pong natutunan ko. Meron po kayong time ng pagde-devotion. Pagkagising po ninyo, magbasa kayo ng Bible. Kaya yung Revelation, isulat po ninyo. Pero pagkatapos yung mag-devotion, siguro mga 20 minutes or 30 minutes, maghanap kayo ng lugar na komportable kayo. Bawa sa balkonahe po ninyo, kami mga balkonahe kayo. Umupo kayo doon, then magmuni-muni po kayo. Ha? Basta sabihin mo kay Jesus, Lord Jesus, ano bang gusto mong ipaisip sa akin? You know what? Magre-reveal ang Panginoon sa'yo. Secret po yan, pero yan po sineshare ko po sa inyo. Grabe. Kanina po, wow, natutuwa ako. Thank you, Jesus. Magagawa lang po yan kapag ka tahimik ang paligid. Not in a noisy surroundings kasi mas maganda yung tahimik ang paligid. Grabe. Give some time for yourself. Alisin mo muna ang isip mo sa mga nagpapagulo sa isip mo, yung mga problema mo. So, nagkatrabaho ka sa opisina, kung estudyante ka, yung mga problema sa school. Medyo time out ka muna dyan. Umupo ka. Lord, ano bang gusto mong maisip ko? Ano bang gusto mong ma-accomplish ko ngayon, Lord? Tulungan mo ko. Yan. Polluted na po itong mundo natin. At may mga pag-aaral po ang siyensya. Kung magpapatuloy daw po ito ng ilang years, baka raw hindi na po pwedeng tirahan ng daigdig natin ang mundo. Kaya ako naniniwala ako magra-rapture na po dahil hindi naman nahayaan ng Panginoon na mapahamak po tayo. Hindi po ba? So yun, yun lang pong gusto ko po sabihin na yun. You are special. Valuable ka kay Jesus. Ano pa? Tayo, mahalin natin ang mga kapatid nating Kristiyano kasi kahit ano pa yung mga pagkakaiba natin sa mga minor doctrines. Okay? Maski sila, nandun sila sa isang simbahan na may mga ribulto. Mahalin po natin sila kasi, di ba, tumanggap sila kay Jesus Christ. Ayan po ang point. Kung wala tayo tumingin doon sa pagkakaiba-ibabahagin. Magkaisa po tayo sa puso. Di ba, na i-praise natin siya. Ayan, just praise Him. Ayan, na maganda. Mag-praise po tayo. Ako, wala po akong anong denomination ko. Wala. Jesus is my denomination. Pero, ang paano po kami nagpupulong? Nagpupulong. Pag mayroon mga, bawa, dalawa o tatlo kami, gusto namin mag-Bible study. Nag-Bible study kami. Every Sunday, hindi. Hindi lang po Sunday. Pwede maging Sunday. Pwede anytime of the day. Ganun po. Wala po kami, malaya po kami. Malaya po tayo. At dapat ganun lahat ng Kristiyano malaya. Binili tayo ni Jesus para lumaya. Hindi para hawakan ng isang parang pastor na parang siya magbulili. Hindi po ganun. That's not biblical. Okay? So, kung ganun man po, kung ganun ang isip na irespeto na lang po natin, pero mahalin po natin sila. Okay? Dahil, naisip ko lang po, masyado na tayong ng denomination na ginagalawan. Okay? Kaya ako, wala po akong denomination. Eh, Jesus may denomination. Malaya po ako. Malaya po. At marami na rin po ngayon nakaka-discover nitong ganitong relasyon pala sa Panginoong Jesus ay talagang malaya. Pero kahit saan ako pumunta, I share Jesus sa mga taong gusto makakilala. May mga napapatanggap naman kami along the way, So, nagpapasalamat ako, ginagamit po talaga ako. Yeah? Karagdagan pa itong vlogs natin, itong channel natin na ito, so thank you Jesus for this. Magagamit po talaga ni Lord lahat ng para maiparating ang kaningningan ng kanyang pangalan sa lahat ng tao. Kaya kung hindi naka-subscribe, please do. Subscribe, like, and share, comment. Take a time to click the notification bell para ma-update ka kung mga bago tayong videos. Again, lagi po natin tatandaan,
si Jesus ay lagi nating kasama because, as always, Jesus truly loves us all.